tayong matapos, kalinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y inulog at manbalik na lubos. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya. Ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Tayo ba'y tunay na nagpapatawad? Sa buong panahon ng Kwaresma, isa sa mga tema na ating tinutuklas, isa sa ating mga tema na isinasabuhay ay ang paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan at sa ating mga pagkukulang. Kaya hindi nalalayo yung ating mabuting balita ngayon bilang paalala. Gaano ba kadalas ang ating pagpapatawad? Tanong ng mga apostol sa ating pong Jesus Nazareno. At ang kanyang sagot, hindi lamang 7, kundi 70 ulit. No? Mahalaga yung numerong 7, no? Dahil sa panitikan ng mga Hudyo,
Importanteng simbolo ang bilang na pito. Ibig sabihin, ang pito ay unang-una may kinalaman sa Diyos, no? Dahil sa panitikang Hudyo, nilikha ng Diyos ang mundo ng pitong araw kasama yung kanyang pagpapahinga. So may kinalaman sa Diyos o katulad ng sa Diyos. Kaya kung uulitin natin yung tanong ni Simon Pedro, ako po ba ay paano magpatawad? Katulad ba ng sa Diyos? At ang sagot ng ating pong Jesus Nazareno, hindi lamang dun sa bilang na pito, hindi lamang yung paulit-ulit na may limitasyon. Subalit, yung pagpapatawad na kawangis ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. At ito po yung naging aral nung kanyang talinghaga at kwento. Nakatulad ng isang mapagmalasakit na Panginoon. Hindi pwede yung papatawarin tayo pero hindi natin kayang magpatawad ng ating kapwa. Ang malasakit ay tinatanggap lamang kung tayo'y natututuring magmalasakit. At dalawang bagay po ang maaari nating pagnilayan ngayong araw na ito. Una, yung kahandaan ng Diyos na magpatawad. Dahil ang nakikita niya, hindi lamang yung ating mga pagkukulang. Sa katunayan, bagamat hindi bahagi ng ating pagiging tao, bahagi pa rin ng karanasan ang magkamali. Bahagi pa rin ng karanasan ang magkulang. Bahagi pa rin ng karanasan na minsan ating buong pagkatao ay mukha ng pagkakamali. No, hindi ko sinasabing pangit. Ano? Sinasabi ko lang na kapag tayo ay nakatatagpo ng iba o minsan yung ating mga sarili, nakikita natin, puro na lang pagkakamali. Pero kahit ganun ang tingin natin sa mga sarili natin, kahit ganun ang tingin ng iba sa atin, kahit ano ang tingin natin sa iba, ang Diyos, iba ang nakikita. Mas nananaig sa Kanya yung kabutihang itinanim niya sa bawat tao. May paniniwala siya at pasensya na kaya nating baguhin ang ating mga sarili, na kaya nating ibalik ang ating mga sarili pabalik sa Kanya, na kaya nating magbago at magbalik loob. At kung tutuusin po, ang Diyos laging tumataya doon. Kaya kapag tayo'y nakapupunta sa kumpisalan, kapag tayo'y binabanggit natin yung Panginoon, kaawaan mo kami. Ito ay tanda. Hindi man natin sabihin, no, sa isang banda alam na ng Diyos. Subalit sa kabilang banda, kailangan din nating ikumpisal dahil kailangan din nating aminin sa ating mga sarili ang pagkakamaling iyon. Ang Diyos ay handang patawarin tayo. Subalit tutungo po tayo dun sa ikalawa, na ang tunay na pagpapatawad, bagamat ay ginagawad ng sa agad-agad, ang tunay pong pagpapatawad ay may kaakibat na pagkilala at pangako sa pagbabago. Nakikita ng Diyos ang kakayahang iyon, kaya tayo rin sana ay makilala iyon. At yun din yung ikalawang aral ng kwento. Bakit pinarusahan yung malupit na alipin? Dahil siya rin ay nagkamali. Nagkamaling ipahayag yung malasakit ng Diyos sa kanyang sariling pagmamalasakit. Pinatawad na siya, pero hindi niya kayang patawarin ang kanyang kapwa. Sa madaling sabi, hindi niya nakilala yung tunay na pagpapatawad na dapat ay
bumago din sa atin. Kaya po, sa pagtanggap natin ng pagpapatawad, eh sana naman naisip natin na hindi na pwede yung katulad noon. No, minsan, ang trato natin sa kumpisal, ang trato natin sa pagpapatawad ng Diyos, parang utangan sa tindahan. No? Pag na-ekis na kasi binayaran mo na, oh, bukas na uli ang pautangan. Pwede nang umulit. Pero hindi po ganun ang pagpapatawad. Dahil ang pagpapatawad at malasakit ay tinutulak tayo tungo sa kabutihan. Nagpapaalala sa atin na binigyan tayo ng pagkakataon. Huwag na nating sayangin. Kung pinatawad ka sa iyong pagkakamali, itama mo na yan. Kung binigyan ka ng bagong pagkakataon sa buhay, sulitin mo na sa pagpapakabuti at pagtatama. Sapagkat ang tunay na pagtanggap ng malasakit at pagpapatawad ay kasama ang pagbabago. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, gawin po sana natin itong pagkakataon na balikan ng lahat ng mga pagkukulang at pagkakamali na pinatawad ng Diyos, na pinatawad din ng ating kapwa. At sa pagkilala nito, simulan na ngayon ang pagtatama, simulan na ngayon ang pagbaling sa mabuti. Kung anumang mga addiction yung nawala sa atin, huwag na natin pabalikin. Kung may mga pagkakamaling pinawi na, huwag na nating balikan. Sa halip, sa pagtatama, makita sana natin kung paano tayo makita ng Diyos. Higit na kayang magpakabuti, higit na kayang bumalik sa Kanya. Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin.